prak. Dalang boring lagi na tayo nag-shoot dito eh. Alam ko na. Alright! Yan, dito tayo mag-shoot sa BGC. Hello mga kapatid! Ako si Irish at nandito tayo sa BGC. What's up mga kafatid at welcome na naman sa isang episode ng Photographers. So ito yung Feiyutech A2000. Dito sa video na to, papakita ko sa inyo yung iba-ibang mode na pwede natin gamitin dito sa gimbal na to. Makikita nyo sa mga past videos ko, yung mga gimbal shots ko doon. Ito yung gamit ko. Kaya niyang bumuhat hanggang 2,000 grams. So walang problema kahit itong bakal na lens na Nikon ko nakalagay, partnered with my D7500, okay na okay siya. Wala siyang problema. Ayan, kaya niyang bitbitin to. Alright? Okay, bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin yung mga buttons niya dito sa likod. Okay, dito sa part na to, makikita natin merong trigger. So tawagin natin itong trigger kasi para siyang trigger ng baril, ginaganon-ganon. So ito yung trigger. Dito naman, meron siyang joystick. So sa joystick na to, ito yung up, ayan, down, left, right, ayan, para ka nang naglalaro. Okay? Nandito naman meron tayong mode button or power button, ayan. So pag linong press mo yan, power on, long press, power off. Lastly naman, meron tayo ditong shutter button. Kuya Moon, ba't may shutter button yan? Di naman yan camera. Okay, pag bumili kayo ng Feiyutech A2000, meron tong kasamang dalawang wire. Okay, isang USB to USB, pwede mo i-connect from this USB papunta sa HDMI or sa port ng ano mo ng camera mo, din magagamit mo tong shutter button para mag-take ng photos. Hindi ko pa lang nasusubukan kung pwede rin siyang pang record on, record off. Kuya mo, nang haba naman yan, galing dito pupunta ron yung wire, nakakalat. Okay, dito sa likuran na area niya, meron din ditong saksakan ng wire. Meron ding wire na kasama na pwedeng dito mo i-connect yung HDMI ng inyong camera. So okay na okay din yun. Para mas maikli yung tito travel, dito lang papunta dito, di ba? Kaysa may nakakalaykay ka ditong wire. Upon turning it on, again, long press dito sa ating power button. Pag on mo sa kanya, by default, naka-pan-follow mode siya. So kuya mo, ano ang pan-follow mode? Ang pan-follow mode, susunod siya sa panning movement mo. Ibig sabihin, itong body,
pag tinwist mo, ayan, susunod yung camera natin. Pero sa pan lang siya susunod. Sa tilt, hindi. Kaya mo, ano yung tilt? Yung tilt, yun yung up and down. Ito, tilting motion. Okay, tilt, pan. So maganda tong mode na to kung kailangan mo, well, ng panning shot. At syempre, sikat tong mode na to gamitin pang orbit. Kuya mo, ano yung orbit? Ang orbit, yun yung subject mo, iniikutan mo ganun. Okay? Para gumakagawa ka ng parallax. Yun, isa rin yun na maganda gawin dito sa pan-follow mode. Okay. So, ang pan-follow mode, pag nasa ibang mode ka, just click once dito sa mode button, nasa pan-follow mode ka na yan. Next mode natin, click twice lang tayo sa mode button, ito yung pan and tilt mode. Sa pan and tilt mode, meron na tayong tilting motion. Okay. So, itong mode na to, isa sa mga favorite ko and usual ko gamitin sa mga pag nag-shoot kami ng mga short film namin sa photographers and all. Kasi meron akong ability na ituro ko lang ng ituro kung saan ko gusto mag-shoot yung camera ko. Mas napapadali yung buhay ko. Ayan o. Sumusunod lang siya na sumusunod in a smooth motion pa rin. So, favorite na favorite ko to. Kasi mahilig din ako mag-punch in. Then habang nagpa-punch in ako, nagtitilt ako pataas. Usually sa mga building shots ko or what, kung ano man bagay na shot na pataas ganun. Itong mode na to yung ginagamit ko. Okay, so next mode na tayo. So, click thrice naman sa mode button. 1, 2, 3. Selfie! Gets yun na yun. Click thrice, selfie button. Okay, another pro tip para dito sa ating Feiyutek gimbal. Click twice sa trigger. Naalala niyo itong trigger button? Click niyo yun twice. Babalik tayo ngayon sa pakpak. Babalik tayo sa original state ng gimbal. Kung ano yung state niya nung inopen mo siya, meaning naka-pan-follow mode ka, and babalik siya sa original default position niya. Okay? So useful to, halimbawa, nagsushoot ka pataas, tapos nagkagulo-gulo na yung kuha mo. Nakakatamad naman, ibabalik mo to unti-unti. Click twice, pak-pak, then babalik siya. Whoop! Ayan, minuto na magugulat ka, mag-i-snap siya. Ganun kalapit yung motor ng ating Feiyutek A2000. Okay? Next mode! Click 4 times. So, 1, 2, 3, 4. Ito ngayon yung time-lapse mode niya. Ngayon, kung gusto mo mag-time-lapse, pwede mo ilagay ito. Meron tong screw dito sa ilalim. Pwede mo tong ilagay sa tripod mo. Para syempre, pangit naman kung magta-time-lapse ka. 30 minutes ka na kaganyan. Okay. Sa time-lapse mode, pag pindot mo ng 4, tutunog yun. Pag tumunog na siya, pwede mo siyang iharap kung saan yung gusto mong starting point. Kunyari, yung gusto mong starting point ng time-lapse mo. Kunyari, ganito. Okay? Then click once, pak. Tatandaan niya yung starting position mo. Ngayon move ka naman sa ending position mo. Kunyari, ito yung ending position mo. Click once, babalik siya ngayon sa starting position. Then mag-i-start na yung movement ng time-lapse ng ating gimbal. So ngayon, kailangan mo na lang iset yung camera mo kung ano man gusto mo. Kung interval shooting man gagamitin mo sa time-lapse mo or gusto mo nakababad na video, pwede to, record nyo na yung camera nyo. Then set time-lapse, pak, record. And then, pak, start din sa gimbal. So, okay ka na sa time-lapse mo. Another thing na gusto kong ginagawa dito sa gimbal is shooting up. So, pwede mo itong baliktarin. So, medyo supportahan mo lang dito. Kailangan pa side yung twist mo, okay? Sinubukan ko na kasi, ginanun ko, bobo. Binaliktad ko siya, ginito. Sabi, ayan ang ginunan mo, Kuya Mon. Ito, yung makina. So, hindi ganun, okay? Ang pagbaliktad sa kanya, so, hawakan nyo to, support nyo lang to, hindi kayo maiipit dito sa areyang to. Support nyo to, then, wacha! Baliktad. So, okay, alright ka dito. Oh, gagana pa rin yung iba-ibang mode mo sa anggulong to. Kung naka-pan-follow mode ka man, pan-follow mode pa rin to. Kung gusto mong pan and tilt, ganun pa rin. Double click lang, 1, 2. Ayan, naka-pan and tilt yan. One thing na nagustuhan ko dito sa gimbal na to, ang dami mong pwedeng lagyan ng mga customizations siya. Meron siyang screw dito. Meron siyang screw dito. Meron siyang screw. Saan ba yun? Meron siyang screw dito. Okay, so pwede kunyari, pwede mo lagyan ng mic dito, pwede mo lagyan ng monitor dito sa side na to, pwede mo lagyan dito nung hawakan para meron kang pang sling sa kanya yung gumaganon. Meron akong biniling ganito sa Lazada, i-screw ko lang siya dito, then hawakan ko na siya, meron ka ng hawakan na pang twist-twist sa kanya ganyan. Okay, so ayan. Another mode na gamit ko sa mga gimbal is yung lock mode. Okay, mayroong dalawang paraan para mag-lock mode ka. Pwede mo tong i-hold or pwedeng i-hold mo yung click button, then click mo to. Ayan, then bitaw ka, lock mode na yan. See? Ayan.
lock mode na siya. Sa lock mode, ang favorite ko gawin is yung dolly motion. So ano yung dolly motion? Yung susunod, yung pag-inito lang, pa-slide lang, nagda-dolly ka lang ganun. So way back, kailangan mo ng cream, kailangan mo ng dolly para gawin yun ng smooth pag ganito. Meron ka pang release minsan nun. But this time, sa mga gimbal and dito sa Feiyotech, kailangan mo lang ilagay siya sa lock mode. Hold mo to, or again, hold mode, then click, then let go. Ayan, pwede ka na mag-dolly na hindi tututok sa iba-ibang lugar yung camera mo. Kuya Moon, usong-uso sa mga gimbal ngayon yung bumu-vortex-vortex. May vortex ba yan? Meron tong vortex, kaya lang hanggang 180 degrees lang. So, paano magpunta sa vortex mode? Punta ka sa pan and tilt. Again, double click, pak, pak. Okay, pag nasa pan and tilt mode ka na, pag inalaw mo yung joystick mo left and right, ganito na siya. Kaya lang, yung vortex nito, hindi full na umiikot. Okay? Hanggang ganito lang siya. Pero again, ako naman, hindi naman ako masyado mahilig sa mga makakahilong movement na ganun. Although it would have been nice din kung meron tong full na ikot kasi, di ba, if ever gusto mo. Aside from that, tong gimbal na to, madalas kong gamitin sa photographers and sa mga personal works ko, sa trabaho, sa mga videos na napapanood nyo sa amin. Alright, so imi-meet ko si Brother Kent dun sa park para testingin tong gimbal. So, GG na. Babayu. See you later. Tagalog photography vlogs ang iyong kailangan sa photographers yan. Season 5.